Dito din sa lungsod na ito, makikita yung pinakamalaking indoor theme park sa buong mundo. Tinalo po nito yung theme park ng Dubai. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadisiplinado yung mga tao dito. Walang kahit anong basura sa kanilang ilog. Kahit na balat ng candy, wala kayong makikita. Yung longganisa nila, oh, sobrang haba. Ito yung tinatawag na longganisang footlong. At yung ginagamit na pasandok, gamit ng mga mason. Papalitada. Dito pala makikita ang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Ito po yung tulay na pinag-uugnay yung mga lugar ng Hong Kong, Zhuhai at saka Macau. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong bansa na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw, nung dumating tayo dito sa China, napakadaming bagay, napakadaming mga tanawin yung ating mga nakita dito. Talaga namang nakakamangha kasi itong mga ganitong tanawin ay bibihira lang natin itong makita dahil nga sa hindi pa ito o hindi gaano na i-vlog o na i-dokumento itong mga ganitong lugar. Napakaswerte po natin at isa tayo sa mga pinalad na makapunta dito sa bahaging ito ng China. Yon. So, maipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda itong lugar at kung ano-ano yung mga makikita dito. Unahin ko po munang ipakita sa inyo yung kwarto na tinulugan namin. So medyo magulo dahil nga sa kagigising lang ng mga natulog dito, kaalis lang nung kasama ko. Ako naman, katatapos lang mag-ayos ng mga dadalhin kong gamit, kaya medyo magulo. So eto, meron po silang malaking TV na Xiaomi. Ayan, so yan po yung mga karaniwang appliances na makikita natin dito sa mga hotel na nandito sa China. Mapapansin nyo po dito, na bawat sulok na itong kwarto ay mayroong mga ganitong switch. At yung kanilang aircon, makikita po natin na hindi po siya yung typical na window type at split type. Talagang naka-built-in po siya sa kisame. Dahil nga sa nasa 10th floor tayo, kaya ganitong view yung makikita natin dito. Dito yung mga residential houses, habang dito naman sa kabila, matatanong po natin yung mga nagtataasang gusali na meron dito sa Zhuhai City. Ayan, so pakita ko lang yung elevator nila. Kumpara sa Pilipinas, meron po ditong 13th floor. Ayan. Sa Pinas, iniskipan po itong 13 na numero kasi hindi daw maganda. Pero dito, meron po silang 13th floor. High-tech. So dito, madalas nagpa-park yung service namin na bus papunta doon sa International Circuit. Medyo maaga pa sila kaninang umalis, mga alas 6 ng umaga dahil nga sa yung umpisa ng qualifying rounds ay alas 7 ng umaga kaya kailangan nilang agahan. So tayo, dahil nga sa maglalakad lang ako papunta doon sa racing circuit, kaya minabuti kong magpahuli at ma-double check yung mga gamit na dadalhin natin papunta doon. Sa tabi na itong hotel, eto naman yung GT Plaza, isa sa mga kilalang mall dito sa Zhuhai City. Yang nakikita nyo sa harapan, yan po ay higanting LED wall. Ayan, so dito, kailangan na po natin gumamit ng mapa para matuntun natin o makita yung pinakamalapit na ruta papunta doon sa Zhuhai International Circuit. So dito kasi pare-pareho yung kalsada. Ayan, at nakakalito kung walang magtuturo sa'yo. Dahil nga sa wala tayong kasamang guide, kaya kailangan natin ng mapa na magtuturo sa atin ng direksyon papunta dun sa racing circuit. Gagamitin po nating mapa ay yung Apple Maps. At dito nga pala, hindi tayo basta-basta makakagamit ng internet.
So gagana naman yung mga 4G, yung mga mobile data, yung mga Wi-Fi. Yun nga lang, yung mga apps na galing sa US, sa ibang bansa, ay restricted dito. Kaya kailangan po natin gumamit ng VPN para ma-open natin yung mga apps na yun. Ayan, so mula dito sa harap ng GT Plaza, ay maglalakad po tayo ng halos isang oras. Ayan, halos isang oras papunta sa Zhuhai International Circuit. Pansin po natin dito yung kanilang mga bisikleta na kung saan-saan lang nakapwesto. Ayan, no? Walang kumukuha, walang mga gumagalaw kasi nga tagtad ng CCTV yung bawat kanto nitong lungsod. Yung bike na yun, no, natumba na lang, wala nang kumuha. Ayan, so karamihan sa mga sasakyan dito sa China ay electric na. Kaya mapapansin po natin dito, eto mga charging station na nagkalat sa bawat kanto. Merong mga nakapwesto dito sa mga ganitong subdivision at meron din naman sa mga highway. Yun. So dito, makikita nyo yung ilang sasakyan na nakacharge ngayon at iniwan lang ng mga may-ari. Lahat ng nakaparada dito sa charging station ay kulay green yung plaka. Yun po yung kulay blue, di gasolina. Dito sa China, bibihira lang po nating makita yung mga brand ng Toyota, Honda, at iba pang mga Japanese brand kasi karamihan po ng sasakyan dito ay Chinese brand. Hindi po familiar sa atin yung mga brand na nakikita natin, lalong-lalo na yung mga electric cars. Kailangan pa natin maglakad ng mahigit 2 kilometers bago marating yung Zhuhai International Circuit. Yan, so para sa mga nakakapansin, kanina ko pang binabanggit yung racing circuit dahil nga sa dito sa China, marami yung mga international circuit. Kaya kailangan po nating banggitin kung anong lugar yung pupuntahan natin o kung anong circuit yung pupuntahan natin. Para hindi malito yung mga viewers natin na nagpunta na dito sa China. Yan, so makikita nyo po yung tower ng kuryente. Kung mapapansin nyo, mula dito sa mga kable na nasa taas, eh biglang bababa yung kable sa ilalim ng lupa. At dito ay wala na po kayong makikita mga wire na nakaangat dito sa mga puno. Yan po yung karaniwang sistema nila pagdating sa wirings dito sa city. Dito naman, wala po tayong mapapansin na mga poste ng kuryente na papunta dito sa mga gusali dahil nga sa ilalim na sila ng lupa kumukonekta dito sa linya ng kuryente. Dito naman, mapapansin po natin ang mas maraming bisikleta na nakaparada. Yung mga bababa ng bus dito sa bus stop ay pwedeng magrenta ng bike papunta sa kanilang destinasyon malapit dito sa bus stop. Lahat ng sasakyan dito sa China, kasama na yung mga bus, bisikleta, motor, yung mga sasakyan na ginagamit ng publiko ay may mga naka-install na GPS. Kaya yung ilang bike na nakita natin kanina ay nakatumba na sa gilid, yung ilan iniwan lang sa gitna ng daanan. Dahil nga sa yung may-ari ng bike o yung kumpanyang nagmamay-ari sa bike ay kaya nilang makita kung saan nakapuesto yung mga bisikleta nila. Tingnan nyo naman kung gaano kadisiplinado yung mga tao dito. Walang kahit anong basura sa kanilang ilog. Kahit na balat ng candy, wala kayong makikita. Bagamat hindi po siya malinaw, eh malinis naman po siyang tingnan dahil nga sa walang kahit anong basura. Dito pala sa Zhuhai City, makikita ang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Ito po yung tulay na pinag-uugnay yung mga lugar ng Hong Kong,
Zhuhai at saka Macau. Sa habang abot sa mayigit 55 kilometers, ang timog na bahaging ito ng China ang nagsisilbing tahanan sa pinakamahabang tulay na tumatawid ng dagat sa buong mundo. Pinag-uugnay ng tulay na ito ang ilan sa pinakamaunlad na lungsod meron ng Asia, kasama na ang Hong Kong, Macau at Zhuhai City ng China. Sa pambihirang haba ng tulay, makikita dito ang samut-saring cable stayed bridge, undersea tunnel at apat na artipisyal na isla. Sa halagang abot sa mayigit 127 bilyon yuan o katumbas ng halos 1 trilyong peso sa pera ng Pilipinas, nakadisenyo ang tulay na ito para tumagal pa ng mayigit 120 years mula nang magawa ito taong 2018. Ang tulay na ito ay may layo lamang na abot sa mayigit 1,300 kilometers mula sa mga pinag-aagawang isla na matatagpuan sa West Philippine Sea. So maliban sa longest bridge in the world, dito din sa lungsod na ito makikita yung pinakamalaking indoor theme park sa buong mundo. Tinalo po nito yung theme park ng Dubai. So nitong buwan ng September ngayong taon 2023, binuksan itong theme park. At base sa mga nakalap nating impormasyon, sobrang dami ng atraksyon na nandito. Kasama na yung mga orca na dolphins. Yung mga dolphins na may itim, puti na kulay. Nakalipas ang mayigit sa isang oras na paglalakad mula doon sa hotel na tinutulugan natin, ay narating na rin po natin itong Zhuhai International Circuit na kung saan bubungad po sa atin itong kanilang shortest tunnel. Sa taas po nitong tunnel ay mayroong malaking lead wall kung saan ipinapalabas yung event na nagaganap ngayon. Tulad niyan, round 5 ng ARRC Championship. Sa lahat ng tunnel na nakita ko dito sa Zhuhai ay ito yung pinakamaiksi. Sa taas po nito ay parte na po ito ng racetrack at dito dumadaan yung mga motor na kumakarera. Halos lahat ng sasakyan na masasabi nating superbilis ay nakadisplay dito. Mula doon sa supercar na nasa bungad, dito sa mga superbike, hanggang dito sa chopper. Yan, no? Ayan, so makikita po natin dito yung mga certificate na ipamimigay sa mga mananalo dito sa karera. Nandito na po, nakapuesto yung mga plaque na ibibigay sa mga mananalo bilang pangatlo, pangalawa, at yung first dito sa championship ng ARRC Round 5. Ayan, no? Nakalagay po dito yung mga access pass o yung mga ID na pwede lang makapasok dito sa paddock. Yung mga ganito, ito, at ito, yung gamit natin ngayon. Sa wakas, nakarating ka rin. Ito nga pala si Boss Jeff. Hello, yan, ng 4S1M. Naglakad siya. Oo, lakad. Si Boss Jonathan ng Yamaha Philippines. Yes, sir. Ito naman, yung iba nating mga kagrupo. Matapos ang mayigit sa isang oras na lakad mula doon sa hotel kung saan tayo nagstay, sa wakas ay narating na rin po natin yung paddock kung saan binubuo yung motor na gagamitin ng Pilipinas. So, sa harapan lang nitong paddock, makikita na po natin yung starting grid nitong karera. I would like to introduce China Motorsport because now we have many, many beautiful circuit. Like in China, almost more than 10 circuit, yeah.
small and in a big circuit. So welcome all Philippines rider, come to China. So nakita natin kanina na mayroong bulldozer na nandito sa gilid ng racetrack. So eto po yun, dito ikinakarga yung mga motor na sumesemplang. Kung halimbawang hindi na kayang makaandar, ay ikinakarga na dito sa bulldozer. Kung may ambulansya para sa tao, yun naman yung ambulansya para sa mga nasisirang motor. Papasyalan natin yung mga stalls dito sa labas. Tuwing gabi lang kasi sila nag-ooperate dito at medyo kakaiba yung mga ino-offer nila, lalong-lalo na yung mga pagkain, kaya dapat nyo itong makita. So eto naman yung view ng hotel tuwing gabi. Dito lang sa gilid na itong hotel, makikita po natin itong giganteng inflatable. Manok. Wow. Ayan, so dito malalaman nyo kung ano yung binebenta nilang karne sa pamamagitan ng picture sa taas. Yan. Dahil nga sa hindi po natin mabasa kung ano yung mga nakasulat dyan, kaya yung nagiging reference po natin o yung nagiging basehan natin ay yung picture. Tulad dito, sa taas may kambing. Yung longganisa nila sobrang haba. Ito yung tinatawag na longganisang putlong. Umuusok na prutas. Yun, oh. Grabe. Ano to? Buyog. Ito, siopaw. Siopaw. Chaupan. Pinaupong manok. Ito, manok. Yan, mukhang may lalaban na kay Mekos Mekos. Ito naman, pusit. At yung ginagamit na pansandok, gamit ng mga mason, pagbalitada. Mukhang may intermission sila ate, ah. So dito sa kabila, ito naman yung mga matatamis, candies, ayan. Ito yung ice cream na hindi madaling matunaw. Yan, oh. Siguro icing yan na yung pwedeng mainitan. So quick tour lang po yung ginawa natin dito sa ano bang tawag nila dito. Kasi malapit ng malobat itong camera, kaya sinamantala ko na bago malobat kahit papano na ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga pwedeng mapaglibangan sa labas. So etong Zhuhai City nga pala ay eto yung binansagang happiest city ng China. Kaya naman yung mga Chinese dito, pag halimbawang nakakatitigan mo, ay ngumingiti. Hindi lang talaga magkaintindihan masyado kasi karamihan sa mga Chinese dito hindi nakakapagsalita ng English. Sa racetrack, yun, nakita po natin kung paano lumaro yung mga karirista na minasa.
mas intense na kaganapan dahil nga ngayon gaganapin ang final race dito sa round 5 ng Asian Road Racing Championship. Natin ngayon si Sir RJ, ang chief mechanic ng 4S1M Evo Yamaha Racing Team. So, Sir, di ba modified yung mga motor na ginagamit dito sa karera? Ano-ano nga ba yung mga piyasa na karaniwan natin kinapalitan sa motor para mas mapalakas pa yung takbo nito? Kadalasan kasi dito restriction eh. Kasi, may mga kailangan ka lang parts na gamitin na hindi mapwedeng palitan. May mga parts ka naman na pwedeng palitan pero may restriction sa limit. Or may limit na sizes. Ayan, so maaari niyo po bang maipakita sa atin kung ano-ano yung mga piyesang ito para malaman naman o makita ng mga viewers natin na hindi ganun ka-technical pagdating sa motor? Okay. Ito yung spare engine natin para in case na masira yung makina natin na yun, meron tayo agad nakaabang na pamalit para makatakbo pa rin sa karera. Siyempre, pag matulin yung motor, tapos nasa corner, kailangan isipin mo muna yung rider. Kung paano hihintuin. Pahihintuin yung tumuli ng motor, di ba? Yan, braking system, palit tayo ng master, big disc, saka mga hose, saka caliper, para mas makapag-hard braking yung rider natin na hindi siya napapagod. Suspension, yan, papalit tayo niyan. Mag wheels, papalit din tayo. Exhaust pipe. Papalit tayo niyan para doon sa ginamit natin na makina. Handlebar. Ito. Papasin nyo, iba yung itsura ng handlebar. Tapos ang dami niyang aparatos. Meron tayong tinatawag dito na race panel na makikita ng rider yung RPM, AFR, temperature, oras. Tapos ito, meron tayong tinatawag naman na lager. Ito yung nagre-record din na isa pa para dun sa nagiging performance ng rider sa loob ng racetrack. May micron tayo. Ito talaga yung binabasehin natin sa time. Tapos GPS sensor. Para ito naman yung magbabato ng racetrack layout. Tapos makikita natin yung rider natin kung ano yung ginagawa niya sa loob ng racetrack. Paano siya nagkakambyo, paano siya nagpepreno, lahat. Kita lahat. So yung rider hindi makakapagsinungaling. Wala na. Kasi lahat ng mababasag, tinatanggal. Bawal sa loob yung mga parts na mababasag na makakapag-cause pa ng another disgrasya in case na mayroong madisgrasya. Dito nga pala sa ZIC, sa Zuwa International Circuit, gano'n pa kabilis yung takbuhan ng mga motor? Ay, may depende sa corner. Itong last corner siguro, liligo ka ng ano dyan, 140. Liko, 140? Matulim po yan. Tapos yung straight, nakakailang... Straight po siguro, pinasagad niya 173, 176, mga gano'n. Wow, kaya pala kahit na aabot sa mahigit 4.3 kilometers yung racetrack ay ilang segundo lang at nakakabalik kagad sila dito sa starting grid. Sa loob lamang ng ilang minuto ay mag-uumpisa na rin yung karera at nandito na sa starting grid yung mga karerista na kasama natin. So, makikita po natin dito na signature ng ilang Chinese yung mga karerista ng 4S1M Evo Yamaha Racing Team. Ang 4S1M ay isa sa major sponsor natin dito sa team natin. So, ang pangalan po ng racing team natin is 4S1M Evo Yamaha Racing Team. Nire-represent po natin yung team at saka yung Philippines. Pansin po natin, pag underbone 150 yung lumalaban o yung pinaglalabanan, talagang nagsisilabasan yung tao. We'll be right back.
na yung race at yun, hindi po ganun kaganda yung kanilang numero. Pero ang importante, safe sila.